Ayan guys, welcome to my YouTube channel again. Guys, continuation to ng kaninang video ko. Set up ng wifi connection. Kunin ko lang guys yung remote control ah. Ito guys, yung pag-set up. Ayan, napansin nyo guys, malaki na yung aking screen. Kasi, ayan. Kung ang laki nyan ay mga nasa 4x6 yung size nya. So, nasa ganun ang aking screen na malaki. Then, ang lapit lang niya guys is almost, ito siya guys, yung projector, ayun yung ano, mga nasa 1 meter lang yung distance niya sa projector screen. Sa wall, o sa wall natin kasi naka-ano ka ngayon sa wall. Unlike sa kanina is yung unit ko is nasa ano lang, testing. So, nakakita ko guys na pwedeng pag-projectan ko. Ayan. Continuation guys, nandito tayo ngayon sa setting ng wifi sa remote control guys, ito sya pindutin nyo lang guys yung wifi, ito yung wifi, ito yung home guys ha, yung home natin, pindutin nyo lang guys yung wifi, yan sya, select kayo kung ano yung wifi ngayon guys, na meron akong wifi na select yan, so connected na ako. Ngayon, ibabalik ko siya guys sa home. Yan. Ngayon, sa unit ko guys, meron akong unit. Ito guys, nag-install ako ng application. Ang install ko guys are yung Insta Share. Yan siya guys. Pagka same network ang pinag-connectan niya ng projector tsaka ng mismo unit mo, makikita mo guys sa taas ng mismo unit mo is yung pangalan ng projector. Ayan siya guys. Yeah. Meron tayong dalawang option na makikita mo. Pag nag-connect na siya guys, meron dalawang option. Yung unang-una, yung sa taas, mirror your BenQ display. So ayan guys, pag pinindot ko yung mirror, yan, nakita nyo guys, same kami ng pinaproject ng projector. Yan yung projector guys, ito yung unit. Yung tablet ko guys. Same. Ngayon, ibabalik ko dun sa kanina, ito yung home screen naman ng application natin. Pagka-clinic ko yung pangalawa, yan guys, napansin nyo, yung tablet ko, pinaproject niya, yung ayan, yung tablet ko. So, ngayon guys, ayan yung application na ginamit ko. Ay, matagilid guys. Para makita nyo. Ang ginamit ko guys na application ay yung, ayan, InstaShare. So, kung from unit or from Android phone or Android tablet ang gagamitin nyo, yan yung i-install nyo. Same lang din sa taasan ko guys yung ano ah. Yung ano ng setting ko muna. Pagawin ko muna guys yung setting kasi namamatay agad eh. Saan ba yung setting ko guys? Hindi ko na nakita. Setting. Yan. Display. Tataasan. Sa phone ko to guys ah. Kasi namamatay siya agad. So tataasan ko lang yung bago siya mamatay. So, na yun. Display. Ayun, display. Yung level ko ay gawin kong 30 lang guys para ano, so 30 minutes bago mag-sleep yung phone ko. Ayan siya guys. Ulit. Ito yung i-install ko guys. Yung, yan, nakikita niyo ba yung laser guys? Yan. Yan yung guys. Yan yung aking wallpaper. Yan yung aking phone. Tanya kung paano ko gumagalaw yung phone ko. Then, yung Qcast naman. Ayan, casting din. Same lang din sila na itong InstaShare. Pero mas maganda kasing gamitin itong InstaShare. Itong Qcast, same lang din. Ika-cast mo yung nasa phone mo. Tingnan natin guys yung demo. Yan.
yung from camera. So, picture. Yan, yung laman ng tablet ko. Then, camera. Yung laman ng ano ko. Oh, definitely. Nakita nyo, guys. So, ito yung nandito sa Qcast. Exit ko na. Pag Qcast, sinalag natin. Meron ba? So, wala, guys. I-exit ko na lang siya. Yes. Exit. Ito yung demo, guys. Pero, okay lang yun. Exit. So, ayan siya, guys. Yan yung application na gamit ko. Kasi normal na, guys. Through Wi-Fi yung connection ko. Pwede rin siyang LAN cable, guys. Pero, kailangan yung tablet mo or yung connection mo is naka-same network. Para magkita yung dalawa. Para ma-i-project niya kung ano yung nandun sa tablet mo. Or nasa Android phone mo. Or kung anong pa-projectan mo, guys. So, ito siya. Nakita nyo naman, same sila na itong tablet ko. Ayan siya. So, ayun yung guys, yung mismong ano natin, application na pwede mong gamitin or na install mo para makapag present ka. Tingnan nyo guys, mag-o-open ako ng asan ba yung ano ko, Google Drive. I-block ko lang guys ha, tingnan ko muna Google Drive, kasi baka may makita kayo guys eh. So block ko yung aking screen Google Drive. Then guys, nasa Google Drive ako, mag-open ako ng BenQ na lang din, bubuksan natin guys para makita nyo. Ayan, wait lang guys ha. Ayan siya. Block natin. Ayan yung akin. From Google Drive guys yan. Downloading pa lang ako. Dahil mabagal pala siya. Mali yan na pindot ko guys eh. PowerPoint pala yan. So, present ko na lang din sa inyo guys. Para makita niyo. Ayan, downloading guys. Wait lang guys ha. So, habang hinihintay natin yung pagda-download, ayan siya. Ulitin ko yung distance mula projector hanggang wall or sa screen is nasa about 1 meter lang to. So, pagka nilayuan mo pa, mas lalaki yung screen mo. Ngayon, itong distance na to, meron kang screen na nasa 4x6 yung size. So, pag nilayuan mo yung projector, mga about 3 meters or 2 meters, yung projector mo, yung screen, mas malaki. Then, guys, naka-ilaw ako. Makikita nyo naman yung ilaw ko. Ayan, maliwanag. Ang specs nito, guys, is nasa 3,400 ANSI lumens. Itong model na to. So, DLP, ang, ano na ito, type ng LCD niya. Then, yung mismo unit na to guys is dust guard or dust proof. Dito guys yung ating lamp. Dito yung bukasan ng lamp. Ito yung screwhan ng lamp natin pag magpapalit ka ng lamp. Then sa kabilang side naman. Ganun din. Ito yung screw. Screw din para sa lamp. Yan. Tapos side. Yan guys lang yung side natin. Tapos ito yung talian para sa pag nila kinakabit mo siya sa ito guys, pag kinakabit mo sa ceiling. Yan, medyo matagal lang guys yung file ah, saglit. Kita niyo ba guys yung aking downloading ng file. Natagal pala ako. So, ano pa bang question niya? Para, kung may question kayo guys regarding sa projector or kahit anong unit ng BenQ, lahat yun guys may pwede akong makapag-demo sa inyo.
comment lang kayo dyan sa baba kung anong model and ano ang gusto yung malaman. Lahat yan guys, ipapakita ko sa inyo kung paano. Just comment lang kayo and don't forget guys to like and subscribe na rin and ring nyo yung bell para ma-notify kayo sa aking mga latest video. Ito YouTube guys na to ay ginawa ko sa ginawa ko siya para makapag unbox lang dapat. Yun nga lang, may mga nag-request guys ng kung paano siya gamitin. So kaya ito, inaano ko na rin kung paano yung installation and kung paano gamitin yung mismong unit. Ayan, kaya dinidemo ko na lang din sa inyo. Pero ito guys is nakapaloob din sa aking IT na pero marami akong video guys kasi nagluluto rin ako guys . Kaya ang tagal guys ng video ko no. Ay ng presentation. Ang tagal ng downloading ko guys bagal yung aking internet. Ayan. Kita nyo ba guys yung aking internet magbagal. Pero unti na lang guys. Yun, tapos na guys. Ay, nawala ang connection ko. Bakit ganun? Ano to? Okay. Guys, nawala ang connection ko. Bakit ganun? Yan, ulit. Then, Google Drive. Thank you again. Ito. Mag-download ulit ako guys. Yan. Okay. So, ayan siya guys. Yung aking WPS. So, itong unit natin na guys na projector, meron siyang built-in na install na itong WPS. Office. So, ibig sabihin, through USB, pwede kang mag project na ng yung PowerPoint presentation or file na i-demo mo. Ba't ganun? Please determine the type of content. Ang tagal guys. Tapos may sarili siyang pen guys yung aking. Bakit tayo ma-open yung file? Ayun, nag-open na guys. Napansin nyo ba? Same sila na itong aking unit, yung tablet ko. Yan. Diba? Same sila. Ngayon, since naandyan na kayo, dedemo ko na kung ano si BenQ. So, si BenQ guys ay yan. Ang meaning niya is bringing enjoyment. Ayan. Enjoyment and quality to your life. To life. To your, wala pa lang to your guys. To life pala. So, originally, Acer Display Technology siya dati. BenQ originated from Acer Display Technology. So, kumbaga guys, si BenQ, siya yung nagsusupply ng mga LCD panel kay Acer. Yung mga projector ni Acer or yung mga monitor, siya yung nagsusupply ng panel, si BenQ. Ngayon guys, naghiwalay na sila or umalis na siya. So ngayon nagsarili ng brand si BenQ. Kaya naging BenQ. So nagkaroon ng BenQ noong 1996 yan guys lang. Bandang ganun. So 1996 pala guys napalitan ng BenQ yung pangalan niya. So ito siya guys, add light to your presentation. So ngayon ayan siya. Ito yung mga mismo ano natin guys. Games and gamer update. Ito siya sa mga monitor guys ng BenQ. More on gaming monitor. Ayan. BenQ line product. So, line product natin. Kasama dito guys is si
Ayan, si projector natin. Then, next. Ito, guys, yung wireless presentation natin. InstaShow. Kita nyo ba, guys? Sa mga susunod na araw, i-demo ko yan, guys. Sa may gusto, guys, na i-demo ko na agad, please comment below para ma-i-demo ko sa inyo kung paano ang InstaShow gumagana. BenQ wireless presentation yan, guys. Then, ito yung mga line of monitor ni BenQ. Meron siya, guys, ng gaming monitor. Depende, kahit anong gusto niyo, guys. So, ayan siya, yung mga model ng monitor. Then, ayan pa. So, ulitin ko, guys, ha, naka-wireless presentation ako gamit itong aking tablet. Papunta dito sa aking wifi. Nakikita nyo naman, wala akong connection sa likod. Ang nagko-connect lang nito, guys, is wifi. So, same network ng wifi, dapat ganun. Gamit yung yan, InstaShow, yan, InstaShare na application. Download din yung, guys, kay Play Store or Apple Store. Nasa na yung presentation ko, guys, nawala na. Yan. Balik tayo, guys, dito sa presentation, monitor, meron din ka, guys, na interactive panel sa BenQ. So, pinakamalaking screen niya ay 65 inches. Interactive panel, so ibig sabihin, touch screen siya, mga monitor. So, ayan. Video yan, guys, pero hindi ko na ba-play sa inyo. Ayan. Dinaanan ko lang, guys, ha. Ito yung apps na pwede mong gamitin, pwede mong downloadin. Yan. BenQ, it matters. Thank you. So, ayan lang, guys. Ha, wala na pala. Thank you na pala ako. So, ayan yung projector natin. So, guys, dito na nag-e-end ang aking video. Nakita nyo naman ay connection natin. Tanggalin ko na, guys, para makita nyo ulit. Home ko. Ayan, home. Then, so, ngayon, nag-project ako gamit ang aking, ayan, asan yung laser? Android phone. So, from Android phone, connection ko through Wi-Fi. Ito yung BenQ name ko is ayan, guys, E800ST na projector. So, yun yung model, guys, ng aking projector. So, home ko ulit. Oh, mas malinaw na, guys, dito. Yan, balikan ko to, guys, ha. Kasi hindi ko napakita sa inyo kanina. Itong recommended function. Malabo kanina, guys, kaya balikan natin. So, guys, ito yung home natin. Sa taas, makikita nyo yung, ayan, kita nyo ba yung laser ko, guys? Oras. Ito yung recently used. Then, wireless projection. Recommended function. Setting, guys. Menu. Tapos, source. Yung advanced. Nawala tuloy ako, guys. Account management setting. Services. So, sa ibang video ko siya ipipresent, guys. Then, sa taas nito, sa taas niyan ay yung wifi natin. Yung pangalan ng wifi. Yan, guys. Balikan ko tong recommended function. Gamit itong remote control. So, ayan. Guys, kita nyo ba yung aking screen kung gaano kalaki? Diba? Pag nilayo ko pa yung projector ko, guys, mas malaki pa yung projector, yung screen niyan. Dito, guys, ito yung AMS. Masadahan ko, guys. Ayan yung AMS. Yes, AMS file. Ito, guys, is more on cloud. Kung meron kang cloud, yan siya. Or kung internal storage, ito yung nandito sa mismong unit natin. Sa mismong projector natin.
So, pwede kang maglagay, ayan guys, yung file name. So, pwede kang maglagay dyan. So, open tayo ng isa. Kunyari, picture. Walang laman guys eh. So, pwede kang mag-save dito. Kasi nga, nabanggit ko is meron siyang 5 gig na memory. Ay, 5 gig. Mali ako. Balikan natin guys. 5 gig. Mali. Ayan guys. Balikan natin. About. Meron siyang 5 gig nga guys. Meron siyang 5 gig na internal storage. So tama pala ako guys. Then sa system storage na is meron siyang 11 gig na baka na ano pa. So ayun guys. Yun. Sa mga gusto ko pang magpa-demo dyan ng kahit anong unit ng BenQ, marami guys akong sponsor, i-comment nyo lang sa baba kung anong BenQ product ang i-demo ko sa inyo para makita nyo guys. So maraming salamat. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel guys. Ito yung BenQ. So yun lang. Please don't forget to ring the bell para ma-notify kayo guys para sa aking mga bagong video.